Nagsalita na ang Pinay na isang overseas Filipino worker na nag-viral ngayon sa mundo ng social media dahil sa pagharang sa kanya ng mga taga-custom sa Clark International Airport nang dahil sa mga cellphone na dala nito para sa mga kaanak. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kung magiging mahina po ako nun, baka pagbayaran din ako or maiwan po sa kanila yung phone na yun. Naging emosyonal si Kabayan habang ikinuwento nito ang trauma na nangyari sa kanya sa loob ng Clark International Airport. Nilinaw nito sa publiko ang totoong nangyari kung paano siya hinarang ng mga taga-customs. Kaya sa mga Pilipino na nasa abroad na pauwi sa Pilipinas, nalalapag sa Clark International Airport, pakinggan niyo po ang buong video dahil mapupulutan po ninyo ito ng aral itong naging karanasan ni Kabayan. Dahil ayon sa kwento ni Kabayan, noong araw na dumating umano siya sa Clark International Airport, napapansin na umano niya na pinagplanuhan na siya ng mga taga-customs. Dahil nang binuksan umano niya ang kanyang bagahe, dahil sa ilalagay niya umano sa loob ang kanyang pinamili sa duty-free, bigla umano siyang nilapitan at sinabihang bawal daw po ang kanyang ginawa. Una pa lang po talaga napakahalata na tinatarget po nila ako eh. Kasi nilapitan ako nung inaayos po lang yung gamit ko. Sabi niya sa akin, bawal pong magbukas ng bagahe dito. Ani pa kay Kabayan, matapos umano niyang mailagay ang mga pinamili niyang mga chocolate sa kanyang bagahe, dali-dali umano siyang nagtungo sa exit area para makalabas ng airport. Ngunit nagulat na lang umano siya dahil bigla siyang hinarang ng mga taga-customs at tiningnan ang kanyang hand carry na pack-bag kung saan nakalagay ang dalawang cellphone na pinasabay lamang sa kanya ng kanyang mga kaanak na nasa Dubai para sa kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. Po, nilapag po sa harapan nila. Sabi po nung isang babae doon, sabi niya, iPhone worth 100,000 yan. Sabi ko po, hindi po, iPhone 12 lang po yan, second hand lang po yan. Tapos yung Oppo naman po, sabi ko, sa tita ko po yan, ibibigay niya po sa tatay niya. Eh, binidyo ko po yung mga phone. O kasi po, isesend ko po doon sa mga nagpadala para alam po nila na nakinuha po sa custom at hindi ko po, baka isipin po nila. Sinasabi-sabi ko lang na kinuha sa custom. Tapos, inuwi ko lang yung phone. Kaya po ako nagbidyo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mga returning residents at mga OFWs ay mayroong pribilehiyong maging exempted sa pagbabayad ng duties and taxes. Halimbawa, kung ikaw ay nasa abroad ng mahigit 10 taon pataas at hindi mo pa kasalukuyang napapakinabangan ang pribilehiyong ito, ikaw ay pwedeng makapag-uwi ng gamit katumbas ang presyo sa 350,000 pesos. Sa mga OFWs naman na mahigit 5 taon na sa abroad, ay maaari ka rin makapag-uwi ng mga gamit na ang katumbas ay 250,000 pesos. Sa mga OFW naman na nakapag-abroad ng mahigit 6 na buwan ay pwede rin makapag-uwi ng mga gamit na katumbas sa presyong 150,000 pesos. Kung magiging mahina po ako nun, baka pagbayaran nila ako or maiwan po sa kanila yung phone na yun. Hindi ko po talaga inayaan. Pinag-ano ko yung ano ko. Pinag-block.